May mga pumapasok pa po, no? So, hindi ko na po papatagalin. Ano po ba ang pag-uusapan natin, Coach Pat? Ano po ba yung mga opportunity or business na sinasabi ng taong nagdala sa inyo dito sa Zoom? And ito po ang pag-uusapan natin, no? Make a new source of income. Ayan, no? Lahat po sa atin gusto ng source of income, no? Bakit nga ba kailangan natin ng source of income? Bakit hindi ba enough yung sinasahod natin kada buwan kung may trabaho po tayo? No? So may iba na ang rason bakit gusto nila ng source of income dahil gusto nila magnegosyo, mag-savings, travel, or mag-retire ng maaga at marami pang iba. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon naman, kung ang hanap nyo sa pagnenegosyo po ay gusto mo ito. Ayan, ano po ba ang mga gusto natin, no? Kung hindi na kailangang pag-aralan ang isang negosyo. So, gusto nyo po ba yun na hindi na pag-aaralan, diretsong negosyo na kaagad? So, type kayo ng number one dyan. Kung gusto nyo hindi na pag-aaralan isang negosyo. Or gusto nyo po, doble kaagad ang kitaan. Na pag tinayo mo yung negosyo ngayon, bukas, kikita ka na. No? Type po ng number 2 kung yun ang hanap natin. Pangatlo po, sobrang taas ng interest. So business-wise, gusto natin na tutubo talaga ang pera natin. Ayan. Or mabilis talaga nakitaan or one-time big-time investment. Kasi pag one-time big-time investment yan, malamang milyonaryo ka, di ba? So ganun po, no? Yung minsan yung nagiging impression natin. Kung yan po ang gusto mo, kung gusto mo palang negosyo, ay scam pala ang hanap mo po. Yun. So, kung yan po ang gusto po ninyo, feel free to leave the meeting room dahil ang pag-uusapan po natin ay hindi po scam. Seryoso, sustainable, long-term, transparent, at safe po na negosyo ang pag-uusapan natin. Ano po ba ito, no? So, going back in the days, no? Ano po ba ang mga pinagkakitaan ng ating mga kanununuan? So, una po dyan yung first agricultural age. Ito po yung mga lolo at lola natin pumupunta sa bukid para magtanim, no? Magano ng mga palay. Yan po yun, no? Pangunahing pangangailangan po natin ya, ano, farming. And second po, industrial age, ito po yung pinagkakitaan natin, no, ng mga lolo't lola natin, yung nasa factory naman. So, nandito yung mga malalaking industriya, mga pabrika po, no, kung saan mapabilis yung production, no, kunyari, food processing. Yan po yun, no. At pangatlo, nakitaan, ito po yung knowledge workers, no. Kung saan kumikita po tayo dito, sinasahuran. Ito yung tinatawag nating life cycle na pinapaaral tayo ng magulang natin para pag tayo ay nakapag-aral, nakapagtapos tayo, makahanap tayo ng magandang trabaho. So dito po, ang mga workers na ito, yung mga nakagraduate, mga professional, noble profession na mga doktor, teacher, lawyer, yan po sila. No? Kung saan binabayaran tayo based sa knowledge na meron tayo at skills na galing po na sa school or tinuro ng mga ating mga guro. At pang-apat, conceptual age, ano po yun? Ito na yung mga creator or mga inventor, mga naka-invento. So yan po sila, yung mga naka-invento ng sasakyan, telepono, computer, sila po yun kung saan yung patent nila, copyright nila, kumikita sila doon sa na-invento nila. Yan po yun, no? Yung mga pagkakakitaan. At ngayon po, nasa digital age na tayo, ma'am and sir. Ano po ba yung digital age na yan? Ito po iyon, yung mga social media, no? Mga technology na yan, yung mga apps na yan na nasa mga cellphone po ninyo. So, nasa digital age na po tayo kung saan ginagamit po natin yan araw-araw na paggamit natin, minsan, no, naging parte na siya ng ating lifestyle bago kumain or bago matulog, ini-scroll-scroll muna or ginagamit muna natin yung mga yan. Majority po sa atin, paggamit ng mga app na yan, ay users lang talaga. At hindi po nagagamit sa negosyo or income generating na mga activities. So may iba na alam nila yung ganon. No? So yung iba naman, karamihan sa atin, hindi natin alam, gumagamit lang talaga tayo. So according nga dito sa future of human evolution, no, kung nag-evolve ang tao, ganon din po ang technology natin. Ayan, no? Nagiging robotics na po. We are living in the robotic age, ma'am and sir. Ano po yung robotic age na yan? Ayan, yan na po, no? Kung hindi nyo po napapansin, meron ng robotic cooks, no? Deliveries, sasakyan, mga assistant, no? Yan po ay nangyayari na, especially po sa mga first world countries, no? Like Amazon. May nagdi-deliver na po doon ng robot, no? Sa mga in-order nating parcel. Dito po, pag ang robot yung nag-deliver,
wala, hindi na makakauwi yung robot, binenta na ng mga Pinoy. So, ganun po yung nangyayari sa atin, no? So, yun nga, kidding aside, ito po yung mga applications or mga AI na yan na nakakatulong po na mapabilis at convenient po sa atin. Kunyari, Samsung, yan, Bixby. O, mare-remind ka niya, o mamaya may shopping ka, o mamaya mag-gym ka. So, pwede mong iset dyan. And kung Amazon naman, may Alexa. And ano po ang ibig sabihin dyan? Ito po yun. No? Yung evolution natin, magkakaroon po ng mass produce, no? According sa balita. No? Kilala niyo po ba si Elon Musk? One of the richest po ito, no, na tao sa buong mundo. Kung saan siya po yung nanguna sa human, ano po, no, or human mass produce ng mga humanoid robots or artificial intelligence. At 1 billion yung expected na mapoproduce in the year 2040. Why pa kaya tayo ng year 2040? So yun po, no, doon, imagine niyo po magkakaroon na ng humanoid robot na yaya, nurse, caregiver, jardinero, posible po yun, no, nangyayari na po siya ngayon po sa digital age. Katulad na ito, no? Kung graduate ka po ng banking and finance, ang maging trabaho mo sa banko yan, magiging cashier ka, kahera. Pero sa digital age, may InstaPay na po or PesoNet, no? Kung sa mga employee dito, yan po ginagamit network ng mga sa ATM, tama po, no? Na online banking yan ang ginagamit natin. Journalism, no? May YouTube na, HRM, may GrabFood, Panda. Pag-AB Mascom ka naman, AI na yung sumasagot ng mga issue mo, no? Ganun po ito, ganun na po ka ano yung mundo natin, no? Nag-i-evolve na siya, napapalitan tayo. At saka lang natin yan na-realize nung nag-pandemic po na hindi pala enough yung isang source of income lang. Na kung employed ka, nagka-pandemic, shutdown. Hindi lang naman employed, eh, pati yung mga malalaking negosyo, malalaking kumpanya nag-shutdown. At nung time na yon, yung mga mahirap, mas lalo pong naghirap. Lalo na po dito sa Asia and Pacific. No? Tumaas po yung poverty level. So ano po ang ginawa ng mga tao during pandemic po? No? May idea po ba kayo anong ginawa nila? Eto po, no? Making a new source of income or earning mga opportunities, work from home or online from home. Yun po yun, no? Yung mga e-commerce na tinatawag pag-direct selling or online selling or live selling. Sino po ang nakaranas dito ng mag-online selling? No, sa Facebook, sa TikTok nag-live selling, no? Halimbawa po doon si Madam Inots, no, nag-trending siya. The way siya paano siya mag-live selling. Yun po yung mga pinagkakitaan natin ngayon. No, nung during the time of pandemic, ang pag-online selling po or pag-direct selling maraming advantage, meron din pong disadvantage. Number one po dyan, na nasanay tayo na pag bumili tayo, pupunta tayo ng mall. No? Bibili natin yung gusto nating sapatos, masusukat natin, maamoy natin, maantasensya natin yung kulay, yung sukat, no? Maramdaman natin yung produkto na gusto nating bilhin. Pero pag online ka po, hindi mo maano, yun yung tinatawag natin expectation versus reality, tama po ba? At saka matagal po, no? Dumating yung order natin. Kung kailangan mo ngayon, hindi mo kaagad masusuot. No, kung may mga on the spot or on the go ka na mga events na kailangan mo ng bagong damit. At common po na nangyayari pang online, nabubudol tayo, nai-scam po tayo. Nag-order ka ng cellphone, yung dumating sa'yo, cellphone nga yung karton, pero yung laman naman ba to? Diba? Sino mo nakaranas doon? Ganun po, no, pag consumer tayo, yun yung mga na-experience natin. Tama po ba? No? And business-wise, kung ikaw naman ay negosyante at gusto mong pasukin ang pagbenta talaga ng mga tangible na produkto na ito, from food supplement, beauty products, pabango, at kung ano-ano pa, too much competition, no? Marami ka pong kalaban dyan, Ma'am Sir. Tama mo ba? Marami kang kalaban, sapatos lang po, no? Marami nang nagbebenta ng sapatos sa Quezon City. Pabango, marami na rin po. Especially mga branded na mga pabango. Mobile devices, marami po sa Green Hills, mga accessories ng cellphone. Ang dami po, no? So, in terms of kung mag-start ka ngayon, kailangan talaga ng mas maraming effort po, no? Para maging top ka sa market. Too much competition, marami kang kalaban. At ikaw mismo nagbenta rin, isa pa ito. Pag, syempre, kakastart mo lang, ipopromote mo siya sa mga kaibigan mo, kakilala mo, katrabaho mo, ito, may binibenta akong bag. Ang nangyari pa dyan, minsan tatawad pa yan.
or kaya meron kang customer online, pag tinanong ng how much, HM, ang reply doon, nireplyan mo ng presyo, wala na, nagsinzo na. So, yun yung mga struggle no, sa pag-online selling. All right? Or sa e-commerce. So, ano pala, Miss Patty, yung nire-recommend mong magandang negosyong pasukin sa panahon ngayon na sobrang advanced na ng teknolohiya? Eto po, why trading is the best business in the world? So, ano po ba yung trading at bakit ito magandang pasukan ngayon? So, pag sinabi po bang trading, ano po yung nasa isip nyo? Type po kayo dyan sa ating comment box. Ayan, so sabi dito, yes, yung nag-order ako sa online sa FB, tol sana ng sasakyan nang dumating is lalagyan ng asin. Ayun, sir, yun po, yun, no? Expectation versus reality. At ang nangyari pa doon, nagbayad ka na, no? Yun yung malala. Nagbayad ka na. Tapos wala na, hindi mo na ma-follow up, hindi mo na ma-refund. Binlock ka na. So, yun po yun, yung mga challenges natin. So, sa trading po, ano yung trading? As simple as palitan, no? Palitan ng ano? Yung iba naman trading, stock market, sabi ni Sir Jose. No? As simple as buy and sell ng, halimbawa, sasakyan. Di ba trading yon? Palitan? Yon. Pero sa makabagong ano po, panahon natin, iba po yung trading natin. Modern na rin. So may tatlong tipo ng trading no, na papasukin natin. So ano pa po ang pinaka-advantage ng trading pag pinasok natin? Pwede pala sa bahay. Yes, kailangan lang natin ng internet, no? At ito po hindi naapektuhan ng pandemic at economic recession. At safe po tayo dyan, hindi tayo nagkakaroon ng virus, mga ganun, kasi nasa loob lang tayo ng bahay. Yun ang kagandahan niya. So may tatlong trading po, no, na sa panahon ngayon na pwede niyong i-trade or ipag-buy and sell. No? Number one po dyan, forex trading. Sino po ang may idea ng forex trading? As simple as foreign exchange trading. No, palitan buy and sell no, palitan ng mga iba't ibang pera no ng iba't ibang bansa. Dollar sa peso, peso sa yen, yen sa Hong Kong dollar, yen sa euro, euro sa pound. Yan po ay forex, no? Ang nakalagay diyan with stop loss. Basic na po 'yan, no? Stop loss, ibig sabihin pinapatigil mo kung magkano yung pinapatalo mo. Siniset mo kung magkano lang ipatalo mo. No? So at the end of the day, talo po yan, hindi po yan panalo. So you have to accept na may talo talaga. No? Ganun po siya. Mas marami pa nga ang talo kaysa panalo. No trading on the weekends dahil ang forex po, ang involved dyan ay mga bangko. So ang bangko po, open lang ng Monday to Friday. Kawala kang tigil po yung income nyo ng Saturday, Sunday. Payag po ba kayo na tigil yung income nyo ng Saturday, Sunday? So ganun po, no? Forex. Ayan. So kung ideally gusto nyo ng trading 7 days, or whole week talaga, hindi po design ng forex. So kung next naman po, stock trading, ano po ito? Shares po, no? Or ownership ng isang kumpanya. Buy and sell lang shares. Shares of stocks. Ito po ay design for long term. So kung naghahanap ka ng negosyo na daily yung kitaan, hindi po ito. Kasi ito po ay controlled ng company at long term po ang profit at growth nito after 5, 10, 15 years, 20 years. At ang nakakapag-benefits dito, unang matanggap ng shares dito, shares of stock, syempre yung may majority na may hawak ng shares, mga tinatawag nating shareholders. So kung magkano lang yung hawak mong stocks, hindi ka makakakuha kagad ng dividend. Ganun po siya. So hindi po siya, no? Hindi siya design sa daily na kitaan. Ito po ang nire-recommend natin. Cryptocurrency trading or crypto trading. Ano po siya? No, lalaliman natin yan. Yan po ay decentralized by network or by system. At ito po ay naka-operate sa blockchain tech. Ang forex po naka-operate sa mga bangko, no, regulated ng Bangko Sentral. Ang stock naman sa mga kumpanya, sa Philippine Stock Exchange, for example. Ang crypto trading po sa blockchain siya. Yan, maliwanag po, no? Ano po ang blockchain? So medyo lalalim na po tayo dito, ma'am answer. Ang blockchain po, as simple as siya yung network no para makapag-transact tayo. Ito po ay block of information kung saan yung information na yon cryptographic by nature. Ay, ibig sabihin ng cryptographic combination ng alphabet at saka numbers. Ayan. So para makabuo ng another block, kailangan po ng previous hash at saka original hash.
So, binavalidate po ang transaction. Once validate na confirm na legal yung transaction, magkakaroon na po ng new transaction or ma-add na siya sa new block. As simple as, kung meron po, sino po ang may mga ATM dito? Yung ATM natin, meron pong network yan. Ang tawag ay banknet. No? Kaya tayo nakaka-withdraw sa ibang bangko kasi may banknet tayo. No? Kung ikaw ay BDO ATM card holder, bakit ka nakaka-withdraw kay Metrobank, sa ATM ni Metrobank pag nag-offline si BDO? Kasi po ang network natin, centralized, ang gamit po, banknet. So si blockchain parang ganun siya. Yan, para siyang banknet, no, na you can transact from one block to another once the transaction is confirmed and validated. No, ganun po siya. Sa loob po ng blockchain, may apat po na sektor. Yan. Crypto, DeFi, NFT, and Metaverse. Pahapyawan ko po kayo konti, no? Ano po ang cryptocurrency? Yan po as simple as crypto dahil naka-operate po yan sa blockchain. Cryptographic yung addresses. Currency, as simple as may store of value. Ibig sabihin pera po, no? Virtual money. No? Pera na hindi nahawakan. Pera na digital. So, currency, ibig sabihin, may store ng value. At ito po ang halimbawa ng mga crypto. Ayan, cryptocurrency, Bitcoin, XRP, and there are 22,000 cryptocurrencies existing in the market. Yun po yun, no, ma'am and sir. Paano po ba tayo napunta or nag-adapt sa cryptocurrency? Ito po yung evolution niya. No, nagsimula tayo sa bartering na yung bigas, pinagpalit natin sa karne. Ayan, exchanging po, no? Until such nagkaroon po ng gold, no? At na-realize natin, mabigat ang gold. Mahirap siyang dalhin. Pag bibili ka ng bigas, ibabayad mo isang bar ng gold, no? Hindi po ganon. Ay naisipan ng gobyerno na mag-create ng metal coins at paper money, na pwede pala yung pera gawing papel. So paper money, yan po yung mga banknotes natin, mga bills natin, no? Hanggang sa nag-evolve po tayo sa plastic cards or mga ATM na po yan, debit and credit card natin, na pwede pala ilagay ang pera sa card. Yan, na hindi na tayong dadala ng cash, no, card na pala. Hanggang sa nung nagkaroon po ng pandemic, nagkaroon po ng tinatawag na electronic money. Ito na po yung nilalagay natin ng pera sa isang application na tinatawag na GCash, Paymaya, PayPal, no, GrabPay, Lazada Pay. Yan po yun, no? Hanggang sa nagkaroon po ng cryptocurrency. So, cryptocurrency, dahil nga po, itong mga nararanasan natin sa mga previous natin na ginagamit na store of value, no, or mode of payment, is halimbawa po sa ATM, sa mga card natin, di ba po may mga system maintenance, mahal po, malalaki po, no, yung service charge, service fee, transaction fee, at pag nagpadala tayo, may mga taxes. No? Sino po naka-experience dito, no, na ang lakas ng loob lumabas, walang dalaw pera dahil may GCash? Isa po ako doon, no? Lakas ng loob ko, tapos nagbabayad, bili ng kape, no? Tapos nung nasa counter na, system unavailable. Napahiya ka tuloy. So yun po yung mga challenges natin. At sa mga OFWs natin, yun po yung mga charge na malalaki, no? At saka yung tax. Kaya crypto came into existence to provide us a very seamless transaction po. Safe na ikaw yung may control ng pera mo, na hindi control ng another party like banko. No, may mga middleman, may padala, padalahan, intermediary. So, crypto came into existence. Decentralized siya na hindi minamanage ng gobyerno. Ayan, hindi regulated. Malalaman natin sino nag-regulate. And the first ever crypto na nag-exist po sa market, sinatawag nating Bitcoin. Yan. And Bitcoin po, no, ay na-establish po yan or na-create po yan way back 2008 by the name of Satoshi Nakamoto. At sabi dito, 21 million lang ang supply ng Bitcoin. Hala coach, paano kaya to pag naubos yung 21 million? Anong meron? Anong mangyayari na sa Bitcoin? There will be no more Bitcoin to be created po. Ano ang tawag dito? Scarcity. Pag scarce yung isang bagay, no, limited yung supply niya. Tama po ba? So, tumataas ang value pag limited yung supply. Halimbawa po, yung pera natin, ayan,
Sino po may 1,000 ngayon? Yan. Yung 1,000 natin, sa kapanahonan po natin, no? Char, hindi pa naman ako ganun katanda. No? Kaya way back nung time ko, ang laki na po ng 1,000, no? Marami na pong mabibili yan. Ngayon po, ito na lang kung pamilyado ka, ito na lang kung mabibili ng 1,000, minsan kulang pa yan. No? At ngayon, hindi na nga yan nakakabili ng isang sakong bigas. Eh. Ilang kilo na lang mabibili natin. Yan po ang role ng Bitcoin to combat inflation. Na kahit isang Bitcoin lang po ang ina-own nyo, patagal ng patagal, no, as time goes by, tumataas yung value. Yung 1,000 natin, hindi po bumaba yung purchasing power nating mga mamamayan. So si Bitcoin, ganun po siya na kahit 21 million lang yan, kahit isa lang yung na-own mo, 20, 30 years later, mataas yung value, parang value ng lupa, no, na hindi po bumababa. Limited supply. Ganun po kaganda ang cryptocurrency. All right, naintindihan po. At ito po yung market cap ng mga cryptocurrencies na yan. Syempre, Bitcoin na una, siya po yung maabot po siya ng trillion po yung market cap niya. And these are the other stable coins. So by market cap, by asset po, number 10 na po si Bitcoin. Ayan, makikita po ninyo number 10. Ayan, sa mga nagsasabing scam po si Bitcoin, no? Tingnan niyo po, nalampasan niya ang market cap ni Visa, Tesla, Berkshire Hathaway, kung alam niyo po yung mga company na yan. At ngayon, lumalaban po si Bitcoin, no? Kay Meta at other tech giant companies sila, Amazon, Google, at syempre, gold. Ayan. Kaya sinasabi nga natin, Bitcoin is the new gold, the new digital gold. So, ganun po, no? So, paano natin masasabing scam siya? Ayan, that is cryptocurrency, ma'am answer. Yan, in short, pera. Ngayon, saan po natin iimpok ang pera? Of course, sa bangko. Yan na po yung tinatawag natin sa mundo ng blockchain, decentralized finance, or DeFi. Sa traditional banking natin, in short, sila po yan, sila Metrobank, BDO, HSBC, SW, sila po yan. Pero sa mundo ng blockchain, sila po si Binance, BlockFi, Uphold, no? HTX, eToro, Bybit, FTX, sila po yan. Yan, dyan mo po i-impok ang crypto kasi pera eh. At ano po ang NFT or non-fungible token? As simple as yan po, ma'am and sir, ang tinatawag natin mga digital art. Yan, yung mga nakikita po ninyong mga painting sa museum, nahawakan, yan, nakikita, napipicturan. Dito po sa blockchain ang tawag dyan, NFT na. Digital na siya, hindi na nare-replica, hindi na kukopya. Kasi cryptographic po ang addresses niyan, yung ownership. Pag nakabili kayo na ito, halimbawa itong Bored Ape Yacht Club Collection na iba't iba yung facial expression, 33 Ethereum. Kung wala kayo 33 Ethereum, hindi ito mabibili. Mona Lisa po. No? Kailangan mo ng 1,300 Ethereum. Actually, mataas na yun, 3,000 to 4,000 Ethereum na. Magkano ang value ng Ethereum? During this time, 93,000. Ngayon, mataas na ang value ng Bitcoin. Kailangan mo pala ng, i-times mo lang yan, 3 million para makabili ka ng ganitong NFT. Yan, yan po siya, no? Sana maliwanag. Metaverse, as simple as digital universe. Yan, napapansin niyo po, nakikita niyo po online yung mga ganito, nagsusot na mga wearable devices na augmented reality, pwede ka mag-create ng digital community. Ayan, dito po sa metaverse, nandyan po, pwede kang bumili ng real estate or building or property sa metaverse as long as meron ka pong Ethereum or pera or cryptocurrency. Yan, ganun po siya, no? Sana nakuha nyo yung big picture ng blockchain. At ang pag-uusapan parang natin ay crypto po. Now, we are in the corporations era, ma'am and sir. So, as I've said and earlier po, ang Bitcoin ay na-create po 2018. But the first tech giant company na nag-accept po ng Bitcoin is si Microsoft. Way back 2014. Kung bibili ka ng produkto ni Microsoft, hardware or software man yan, ang bayad po Bitcoin and other major coins. At one of the largest central bank, no, sa New York, si Citibank. Nag-adapt na po siya, nag-launch yung sariling cryptocurrency. At dito po sa Pilipinas, sino po nakakilala kay Union Bank? Ayan. Sino po nakakilala kay Union Bank? Siya po ang kauna-una ng banko sa Pilipinas po na nagkaroon ng crypto ATM. Ayan. Makikita niyo po yan doon sa Ayala, sa may Paseo de Rojas. Punta po kayo, ma'am and sir. Doon you can buy and sell Bitcoin. Ganyan po ang itsura niya. You can transact po, no? Ayan. And ang mga pugi po natin mga coaches, no? Nag-ikot sila. Pumunta po sa Hong Kong.
Hong Kong is the next crypto hub in Asia. Ito po yung mga nakita nila doon. Yan, mga pupugi nating coaches, no? Pumunta sila last year at nung nakaraang buwan lang, February, no? Umikot sila at ito po. Tingnan nyo naman, yung traditional na mga ATM machine na napapalitan na po ng crypto. Ayan, halimbawa ito, CoinUnit.io, tinatanggap niya lang na crypto is Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Tether, at saka Litecoin. So yan po yun, napapalitan siya. Pwede ka po dyan fiat na magiging convert mo na kagad ng crypto. Ganon po, no? At maganda pong design. Ganon. So, yan. Yun po. Eto pa, no? Alam niyo po ba, Maman Sir, na there are 7 million na po na mga Pinoy ang nagmamay-ari ng crypto. Oh, wala kayong idea. Ngayon, alam niya na. Yan. At dito po sa Pilipinas, Bitcoin Island, si Boracay po yun, binangsagang Bitcoin Island. Bakit po? Dahil dito marami po tayo mga merchant na nag-a-accept na po ng Bitcoin or smallest unit ng Bitcoin na Satoshi or Sats. Yan. Pag meron ka lang application ng Lightning Network, pwede ka pong mag-book ng hotel, bayad po, Bitcoin or Satoshi. Or magbili ka ng breakfast mo, kape, tinapay, pwede po dito. Bili ka ng mga merch na t-shirt na I love Boracay, bayad po sa Toshi. Dito po yan. Kaya marami pong crypto event sa Boracay. Yan. Nakikita nyo po, no? Marami po tayong OFW dito. Malaking tulong ang crypto sa mga OFW, lalo na po sa remittance. Pag nagpapadala po kayo, hindi na kayo pupunta sa padalahan ng pera. Pag yung kamag-anak mo sa Pilipinas may crypto bank at ikaw may crypto bank, diretso na yon wallet to wallet. Ayan. At sa P2P lang ang transaction po doon. At wala na kayong babayarang tax at malaki ang charge. No? Pag kaya nagpadala ng dollar, no? Ng euros. Ayan. Ganun po siya, no? Convert nyo sa peso. At sa Pilipinas po, all over the world, sa Pilipinas, pang-8 po tayo, no? Sa bansa, buong mundo, no? In terms of crypto ownership. Ayan, sa buong Southeast, pang-3 po tayo. So makikita nyo yung adoption po, nandito tayo sa 3310 ng cellphone. Ito po ang future natin. Yan. So ang naabutan ko po, ito na rin po, 3310. It's not so too late for me, naka-adapt nga ako sa touchscreen. Eh. So why not din dito sa Bitcoin, nakaka-adapt din po tayo. So kung nagbabasa po kayo ng balita, ayan, Maman Sir, pinag-uusapan na po yan sa Congress, no? Ang Pilipinas balak na magkaroon ng sariling crypto or digital asset. Yan, pinag-uusapan pa lang nila. At all over the world, no, yung regulation ng crypto sa El Salvador po, sa Latin America, kauna-una ang bansa na nag-legalize po ng Bitcoin. Legal tender na doon. So kung bibili ka ng grocery mo sa supermarket, sa department store, kung anong bilhin mo, ang bayad po doon, crypto. Yan, ganun na po siya ka-widely accepted. At ito po ang mga kumpanya na nasa loob po ng Ethereum blockchain. Yan. Kilala niyo po yan, no? No need to mention. Across all sector po yan, hindi lang sa banko. Pwede sa healthcare, insurance, no? Yan, sa trade, government, yun na nga sa government po meron na. Travel, yan. Kahit di ka na magdala ng cash, basta may crypto ka, good to go, pwede ka mag-travel. As long as na yung bansa na pupuntahan mo, nag-accept ng crypto. Seamless na yung transaction. Naintindihan po, no? Patay po ng number 4. Ayan, sabi dito ni Sir Forex Trading, yes ma'am, lugi ka talaga kung manual trading kasi karamihan is talo talaga. Yes, kailangan mong tanggapin. Sabi naman ni Coach Louie, ako coach, kahit tricycle, ayan, Gcash pa bayad, di ba? Oh, ganun. Ang lakas natin ng loob natin na Gcash lang, no, pag lumabas tayo. Real time, pag sinend mo, minute lang dyan na kaagad. Yes, tama po yun. Thank you so much po. Ito po, pinapakita ko sa inyo, ma'am, sir, ang rainbow chart, yung adoption ng Bitcoin. Para lang makita nyo na pag ginagawa ko ba si crypto, ina-accumulate ko ba siya ngayon, may future ba siya? May value ba siya? Ayan. Halimbawa po ito si Bitcoin. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo, no? Nagsimula po siya 2010, yung value na 0.01 centavos. Ito po tinatawag na Pioneer's Era. Dito po, umabot ang value ng Bitcoin ng $10. No? After 2013, speculator's era na yan. No? Mga nag-i-speculate na tataas ang value ng Bitcoin, umabot po ng $1,000 ang isang Bitcoin. Hanggang sa nag-surge ang trading volume dahil marami pong pumasok na mga maliliit na negosyo, mga retail traders na pinasok po ang Bitcoin market. At umabot po ng $10,000 ang value ng isang Bitcoin dyan. During the time of pandemic,
Ito po yung inaabangan natin. Corporations era. Nakita ng maliliit na negosyante. Nakita na rin ng mga malalaking negosyante, mga corporations. Ito po ang future natin. Nandito po tayo, ma'am and sir. Oh. 2020 hanggang 2024 yan, overlapping na nga po. Kasi noong 2022, inadapt na po ng 2021, inadapt na po ng El Salvador yung Bitcoin. Dito po, ang expectation dyan, prediction na haabot ng $100,000. Possible po ba? Possible, nasa 61K na po ang Bitcoin ngayon. Ito po ang future natin na makita ng gobyerno ang kagandahan ng crypto. Pag nakita ng gobyerno yan, maintindihan nila yung gamit para saan yung crypto, malaki po ba ang tulong sa mamamayan, ire-regulate po nila yan. No? Paano po sa panahon na ito, wala kang na-own na crypto na sa'yo mismo, ikaw mismo nag-accumulate. At ang binili mo, crypto ng gobyerno, may tax na po yun. No? Alam mo naman ang gobyerno laging may tax. So payag ka, may crypto ka dito pero may tax. So habang wala pa yan, dito ka na mag-accumulate, mga answer. Bakit po dapat tayo mag-accumulate? Ito po ang sitwasyon ngayon sa market. Ayan, ang Bitcoin po, ma'am and sir, mini-mina siya, no? Mini-mina siya. Ayan, ang Bitcoin po may tinatawag na halving, halving season na every 4 years, nakakat ang reward niya sa kalahati, no, into 50%. So, ang unang halving po, 2012, sinundan noong 2016, sinundan noong 2020, pinaka-recent na halving, at expected po na halving season, April ng 2024. Next month na po yun. Ano ang meron dito? Ito po ang galaw ng market na kung saan may all-time high at all-time low. No, ano yun? Na pag ikaw nakaposisyon dito sa mababa at tumaas yan, nag-bull run, tinatawag nating bullish market, papaldo ka dito, ma'am and sir. So pag dito ka naman tumosisyon sa bull run na yan, dapat malaki ang capital mo para makabili ka ng isang Bitcoin. Yun lang naman ang punto doon. So every 4 years, laging may ganun. Kaya pinapansin nyo na every bull run, meron pong milyonary sa crypto. Dahil sila po ay nakakasabay. 3 years pa lang, pinaghandaan na nila yan. So sa atin po, na ordinaryong tao, hindi natin alam to. Wala, forever tayo magtatrabaho. Pero ito po, na-educate na kayo, ganito pa lang nangyari sa market, sabayan po natin. Ito po, no? Kung ano yung mga nangyari sa past na mga ano po, bull run, 2022, ayan, ito po yung mga nangyari, pre-bull, yan. Ganun lang po ang galaw ng market. Ito po, no? Ayan, ganun yung mga nangyari. And Bitcoin is now trading 61K. Nandito po tayo sa part na to. Yan. Ito po yung nilolook forward natin. Nandito po tayo, ayan, no? Yan, pangat yan. Ang tanong doon, paano mo ipoposisyon yung sarili mo? Na alam mo na ganito pala ang market. Na ganito na pala, technology na pala, blockchain na pala. Kasi kung hindi ka po sasabay, ma'am and sir, magiging obsolete ka, no? Kahit gaano ka po kagaling sa trabaho mo ngayon, kahit gaano po kalaki ang kinikita mong sahod ngayon, bababa yan kasi ma-inflation po. Hindi natin matatanggi na laging ma-inflation. So kahit gaano kagaling, galing nga tagal, regular ka na dyan, matatanggal ka po pag naghadap yung kumpanya mo na AI na lahat. Diba? So anong gagawin natin? Position tayo na makapitalize natin ito. Nakikita tayo. Anong gagawin natin para sa future? Ha? We need to accumulate or generate more Bitcoin or cryptocurrency. Ganun lang po yun. No? Paano? Eto na. No? Eto na siya. Natatandaan niyo po, ito yung sektor ng ng blockchain. Para makapag-transact dyan, kailangan natin ng crypto. Siyempre, paano mag-accumulate ng crypto? Kailangan mag-trade. Paano tayo makapag-trade na hindi tayo ma-scam, na legal yung pasukan natin? Kailangan natin mag-open ng account ng crypto bank. Yan. Siyempre, may million tayo, di ba? Sa traditional banking, pupunta tayo kay Metro Bank, mag-open ng account. Ganon din po dito. Digital na nga lang. Ganito po ang crypto bank, halimbawa HTX. Mag-open ka ng account. Ganyan din po, maraming market sa loob, maraming off, na-offer din, may loan din dyan, pwede kang manghiram, no? May maturity din dyan, no? Marami, staking na ginagawa. So marami po na flexible yung mga terms na in-offer ng banko. At ito po, nakikita po ninyo yung trading activity, yung real-time na presyo ng market, buy and sell. Hindi po dashboard, account, account website.
dapat ikaw po mismo nakapag-monitor. Kaya marami karamihan sa Pinoy na i-scam kasi binibigay yung pera doon sa trader. Tapos, pwedeng sabihin lang naman ng trader, ay wala po ma'am, nasunog yung pera. Ikaw na walang kaalam-alam, naniwala. Eh, yung market pala, bull run siya. Bearish, bullish pala siya. Wala, talo ka. So, kaya nasasabi natin, iscam. So, para hindi po tayo ma-iscam, mag-aral tayo. No? So, sa trading po, dalawa lang yan. Una, manual. No? Kailangan mong mag-enroll. At ang tuition fee po doon, aabot po ng 70 to 80K. No? At ito po yung aaralin po ninyo. Ayan. Yan po ang aaralin nyo. Neckline. No? Ayan po yung aaralin nyo. Bullish pattern. Kailan magtataas, kailan bababa yung market. Yan po siya. And once you graduate, pwede na kayong mag-trade. At pag nag-trade ka na, kailangan mo to. Technical analysis, ito po yan. News, kailangan maging updated sa news. At emotion po, no? Emotion, kailangan mentally stable ka. Hindi yung sobrang saya, sobrang galit ka naman, na hindi ka po, pag unstable ka, yung buong well-being mo, maapektuhan yung trading decision mo. Ayan, ito yung mga emotion. Nakakaba, nakakatakot, no? Overconfident ka, minsan greedy. Mahirap pong labanan yan. Isa po ang emosyon, pinaka number one po yan na kalaban ng isang trader. Okay, sabihin natin kumita ka, pero unhealthy naman yung lifestyle mo. Wala ka sa saktong tulog. Health is wealth nga eh. Kumita ka ng million, kinabukasan na hospital ka naman. Di ba? Ganun po, nangyayari po yun sa totoong buhay. Kasi kung hindi mo inaral po yan, mako-confuse ka when to buy, when to sell. At pag na-confuse ka, ipapasunog mo lang yung pera mo dyan. Real talk po yun. No? Kasi pinangunahan tayo ng emosyon. Ganun po siya. That's why, ito po, no? Ito po yung mga lifestyle. Yan. Lahat po ng sinabi ko, nakakaba, hindi ka nakakatulog. Yan po yun. Good news po ngayong gabi, ma'am and sir. Hindi nyo na mararanasan yan. Ayan, pinapalakpakan po yan. We are 35 million here in the room. Excited po ba kayong malaman? Ang solusyon, para mapabilis ang accumulation ng crypto. Kasi bull run na next year. Yan. So, we are living in the robotic age. I-capitalize na po natin to. No? Ang robotics po or AI dati, na pucho-pucho, hindi po ngayon. Iba na po, mas advanced na. Ayan. So, welcome to the new generation trader. Nang tawag po dyan ay si Royal Q o Royal Q AI Trading Bot. Siya po ang magiging trader natin or mag-accumulate ng crypto para sa atin. Ayan, maliwanag po yan, no? Una, manual. Dahil yun yung mga struggle ng manual, susolusyonan natin yan ng robotics. Ayan. Ano po ang gagawin ng trader na yan ng robot, ma'am? I-coconnect lang po siya via API. Mag-coconnect ito yung bangko, no? I-coconnect lang siya. At saan po nag-trade ang robot natin na si Royal Q? Spot market, ibig sabihin live data. Walang emosyon kasi robot po. At isiset lang yung trading parameters. Ayan, isiset lang po ang trading parameters. At always working 24/7 yan kasi robot yan. Ayan, did you know po na ang mga trader sa bangko, nagtitrade lang sila ng 3 to 4 hours? After cut off ng 12 noon, magde-deposit na po sila ng mga accounts sa mga winning trades nila. So, 24 hours in a day, merong 20 na oras na sa, doon dapat sa oras na yon mas kumikita sila. Eh wala, tulog, umuwi. Kasi trabahante, di ba? Sa robot na babantayan niya po yan 24/7. At may gas fee po na 20% ng profit. At higit sa lahat po, bakit po si Royal Q among all other AI po sa market? Pag ang nag-offer sa inyo ng robot dyan sa labas, ang funds or asset na sa robot, iscam po yun. Dahil dapat po, ang funds nyo nasa crypto bank. Legit lang dapat ng transaction natin. Ayan, no? Dapat safe po. Dapat nasa crypto bank. Kasi paano pag nagloko yung AI, hindi nawala na rin yung funds nyo. Tama ba? So, dapat po, nasa crypto bank yan. So, bakit po si Royal Q, piliin nyo na yung robot na may track record na sa market, na hindi na fly by night. No, na after 6 months yung iba, nawala na. Nawala na rin yung negosyo mo. Nawala na rin yung funds mo. Dito po, subok na to sa market, matagal na po ito, no? Starting, sumikat siya sa Asia ng 2021 at mayroon pong 2 million users. To date, 152 million na USDT na po ang na-create niyang profit sa lahat ng 2 million users na yan. Present po siya all over the world. Okay,
So dito po sa Royal Q, eto na yung exciting part, no? Welcome to the future. Sa crypto pa lang ang pinag-uusapan natin. Yan. Dito po, merong dalawa ang kitaan. Either trading, fully trading, at subscription na tinatawag. Malalaman natin. Simulan natin sa AI trading. Okay. So eto na po yun, no, na hinar natin si robot para mag-trade. Meron nag-open tayo ng bank account. Ito yung mga bank account natin. Halimbawa, i-coconnect natin yan via API sa mga server ng robot. Lahat, server ng banko. Lahat po ng banko, ma'am, answer, no? Disclaimer. Lahat po ng banko ina-allow na may trading bot. Kasi alam nila na robotics na din talaga ang future ng trading. Yan. Kaya lahat po ng crypto bank na yan, meron pong robot. Ang coconnect lang po, API. Yan, ganun po siya. No? Software po yan or language protocol kung saan may code po para mag-connect ang dalawang application. Yan, yung trader mo at yung robot. Yon, sa mga curious naman kung ano yung tsura ng app natin, ito po. Yan, ganyan na sobrang ganda, malinis. At user-friendly, no? Na-access natin siya ng mabilis. Yan, nahanap natin kagad yung feature na gusto natin. Okay, now, makinig po, no, ma'am and sir. Yan. Sorry for being late. Welcome, Ma'am Rose. You are not late. Nandito na tayo sa exciting part. Makinig po tayo. Welcome po. So, may mga pumapasok. Pa-accept na lang, mga coach. So, in trading po, forex stocks or crypto man yan, ang principle po dyan, buy low, sell high. Ano ibig sabihin ng buy low, sell high? Bibili ka ng, bibilin mo siya, no, ng mura, bebenta mo ng mahal. Sa reality po, no, sa pagtitrade, ang nangyayari dyan, buy high, sell low. O, para maintindihan natin, no, halimbawa, sapatos. So, bumili ka ng branded na sapatos, sabihin natin Nike. Yan, Air Jordan, Air Force Jordan pa. So, binili mo sa SM, no, ng 7K yung presyo. Ngayon, ibebenta mo dapat yan ng 8K para may profit ka ng 1K. Buy low, sell high. Kaso ang nangyayari, binili mo ng 7K dahil ang bumili kaibigan, binenta mong 5K. Lugi ka ng 2K. So sa lahat po ng negosyo, ganun din dapat. So sa trading, ganun lang po ang principle natin. Buy low, sell high ang ginagawa ng robot na hindi ka mahihirapan. So ano po ang strategy na ginagawa ng robot? No, marami pong strategy kasi ang pagtitrade. No, yung nakikita niyo pong mga chart kanina yon, na-analyze yon at doon naglalatag ng strategy, no? So, ang ginagawa po ng robot is quantitative trading strategy. Ano po yun? As simple as maramihang buy and sell. Based on mathematics and statistical, historical, technical data. Ganun lang siya. Hindi siya subjective na, okay, naghiwalay yung katnil, maapektuhan yung trading decision mo. Ah, hindi ako bibili, bababa yung market, naghiwalay yung cattle. Uy, naghiwalay ang si Bea at si Dominic. Ganito, ganyan. So, hindi po ganun. Based on mathematics po ang ginagawa ng robot. Robot yan, walang emotion, di yan naapektuhan. Focus yan sa goal. Yan. Focus yan sa goal. Okay po, no? Naintindihan? Imagine po, ito po ang role ng robot sa atin to make profit for us. Depending po on volatility, so sabihin natin 0.5 to 5%. Ang galaw po ng market, naman sir. No? Upward, downtrend, sideward. Ganun lang naman siya. Pag nasa, ano yan, down yung market, aangat yan, or sa sideward yan. So, market always recover pag nasa mababa yan. Aangat yan. At ang advantage po ng robot natin, ito po. Volatility is very, very good po sa robot. Advantage na yan. Ano po ibig sabihin ng volatility? Sobrang magalaw ang market. Katulad na ito. Zoom lang natin konti. Yan. Dito, sa part na to, sobrang galaw, di ba? Ayan, dito. Side trend. Yan. Magalaw. Sa manual trading, hindi po nababantayan yan. Kasi sa part pa lang na to, sa part pa lang na to, ayan, itong, sana wala yung ano. Sa part pa lang na to, dito, sa manual trading, nahirapan ka na nga mag-open ng position eh. Kasi sobrang volatile. Nahirapan ka mag-analyze. Sa robot, advantage na yun. That's why, meron siyang ganito na it can buy the dip. BTD buy the dip. So, yun po ang advantage niya.
So, sa manual, magte-technical ka, aaralin mo lahat ng analysis, makakapag-update ka, dapat musang ka dito, updated ka sa mga news na may mga news na nakaka-influence sa galaw ng market. At emosyon mo, dapat pag broken-hearted ka, huwag kang mag-trade. Na-affect nga yung trading strategy mo. Baka matalo ka. Yun. So, sa bot naman, live data yan, tuloy-tuloy walang emosyon. At isiset lang natin yung mga parameters. Ano yung parameters na sinasabi? Lalalima natin. No? So, si robot po, trader siya, tool lang siya para sa atin. Assuming na ang profit mo 20% po, mag-execute siya ng 1% take profit na 20 kabeses. Benting take 1%. So, ganun po siya, no? 24/7, 365. Ayan, sa mga manual trader natin sa mga bangko, hindi po kayang mag 24/7. Yes, kaya natin mag-trade more than 5 hours, 6 hours. Na tuloy-tuloy, pwede yun. Pero, hindi po 24/7. Ayan. So, bigyan ko po kayo ng demo. Short scenario lang, no? Paano nag-execute ang robot? Halimbawa, i-hire nyo na siya. You start to trade. Tumaas ang market ng 1.3%. Ano ang gagawin ng robot? Naka-standby lang yan. Para mag-sell siya anytime. Ano ang gagawin? When to sell? Pag yung sinet mong parameters, nilagay mo dyan 0.3 na trigger yan. Nag-drop yan, magsisell na siya. Mag-i-execute na siya. Mag-TTP na siya. Yun. So, meron kang 1% take profit. Okay, maliwanag po. Kailan naman siya, coach, tataas or bibili? No, pag tumaas yung market. Pag tumaas ba ang market, magsisell ka agad siya. Hindi po, no? Yung 1.3% na market kanina, umangat ng umangat, umabot po ng 10%. Ayan, 10%. Pag nag-trigger po ng 0.3%, magsisell na ang bot. Kasi marahil dito, umangat, umangat, umangat. Or bumaba man yan, hindi po na-trigger ng 0.3, pwedeng 0.1. Umangat, umangat, umangat. Kasi na-analyze ng robot yan. Hanggang sa umabot ng 10%. At dun, na-trigger yung 0.3. Magsisell na po siya. Kaya po, malinis na 9.7 ang matitake profit. Yan po ang tinatawag nating ano po, no, quantitative trading strategy. Marami siyang mabibili. Yan, hindi siya kaagad magsisell. Pag naramdaman niya yung market, tataas. So, remember po, ang robot nakatrade po sa spot market, buy low sell lang ginagawa, wala pong loss. Magkakaroon lang po, tandaan po natin, magkakaroon lang ng loss pag pinakialaman mo yung parameters ng robot. May human intervention. AI na nga, na-automate na nga, pinakialaman mo pa. Bakit? Anong dahilan? Bakit mo papakialaman? Nainip? Coach, hindi na po kumita after 3 days or 1 week. Tingnan mo ang market. Maba, bearish yung market, normal na hindi yan kikita. Marahil, maliit lang kapital. Ganun po siya, no? Tandaan natin yan. Inaantay lang yan na hanggat walang 0.3 yan, hindi po matitrigger yan. Aantay niya na mag-bounce yung market. Ganun po siya, no? When to buy? Kailan siya bibili? Ngayon, nag-take profit ka dito at bumaba ang market. Ayan, bumaba ang market. At ang sinet mo dito is 0.5 or 0.4, matitrigger na yan, bibili siya. Ganun po, no? Hanggat walang natitrigger, hindi po yan mag-execute. Okay? So, ganito po, no, ang itsura niya. Ayan. Ito po ang tinatawag nating buy and sell. B means B, S means sell, means nag-take profit yan. Maramihan po, no, depende po yan. Basta 24 hours. Tuloy-tuloy po. Cycle yung strategy. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, repeat lang. Kung ano yung nakaset, susundin niya lang. So, dito sa manual trading po, dito pa lang, sabihin natin, alas 7 ng gabi. Dito, nahihirapan na yan mag-open ng position. Sobrang volatile ng market eh. Sa robot, hindi po wala siyang namimiss. Kita nyo naman. O, gusto nyo pa na ibang another example, ito po. Medyo malabo na nga lang kasi na-pixelated na siya. Pero yan po yun. Yung galaw niya. Nakikita nyo? Walang namimiss. Walang namimiss po. Walang namimiss. Yan. Ganun po siya mag-execute. Ang tawag po dyan, scalping, no? Sa manual, ni-scout niya po yung mga data kung saan pwede siyang mag-buy and sell. Yan. So may nag-profit na po. Marami po, no? Hindi ko na po iisahin yan. This is not updated sa mga member po na nasa loob ng GC natin.
Marami pong nagpo-post ng profit nila doon. Iba-iba po yan kasi po, iba-iba naman ang tinitrade nating coin at yung parameters, iba din, at saka yung capital. Yan, marami na po. No, iba-iba po siya. Ayan, 212, 199. At ang agandahan dito, yung profit mo, hindi po peso. Crypto din, pero USDT. No? Crypto na dollar. Dollar siya na crypto. Yan. Ganun lang po. So, kaya po napapansin nyo, yung sinabi ko kanina, next year, marami pong magiging millionaire sa crypto. Bakit po? Yung mga yon, possible, malaki yung capital. Halimbawa, ito. Kung meron kang ganyang capital, 117, 66, 45,000. Sino po may 30K ngayon? 54,000 pesos. On hand, or sabihin natin nasa GCash. Pag pinasok niyo po ang crypto ngayon, ipoposition niyo, kikita kayo sa darating na bull run. Next year po yun. Labanan lang ng pasensya yan. No? Hodl ang tawag. No? I-hold niyo lang. Dito po, nakapapansin niyo, nag-royal queue siya. Nilagay niya yung capital niya kasi may pwede may trabaho ito, may ibang negosyo. Nilagay niya. Capable siya maglagay ng capital. Kaya in 6 days trading po, kumita siya dyan. 489,550. Ang tanong, kung meron kang capital na ganito, ano kaya ang maiisip mong negosyo na ito yung capital na after 6 days, magka-ROI ka? Sige po, kung meron po kayong naisip type dyan, negosyo na after 6 days, nagsimula ka ngayon, after 6 days, kikita ka po ng 489. Yes, sabi ni Sir dito, franchise. Yes, pwede po, possible yan, pero kailangan mo din ng malaking capital. Ang franchise po, depende kung anong klaseng franchise yan. Kasi ang franchise, hindi ka magka-ROI ka agad. ROI ka pa after 5 years. Babayad ka pa ng mga kung anong binayad mo sa branding, mga licensing. Yun po. Kasi ang franchise po, business in a box. Yan, naka-lock in ka dyan. Oo, wala ka ng effort sa marketing, etc. Pero kailangan mo na malaking capital. At hindi ka kikita agad. Kasi yung first year nakita mo, nag-operate ka ng franchise, ibabayad mo dun, sa franchiser. Franchisee. Ganun po siya. So, eto pong negosyo, mamaya, paliwanag sa kanyang magandang negosyo ang pasok. Okay? Nasa crypto din. So, paano po, kung gusto nyo trading lang, meron kang million na capital pang trade, ilagay mo dito. Anong gagawin mo? All you have to do is, subscribe to Royal Q for 120 USDT po. No? Never on leave, never doesn't fall sick, hindi nagpapahinga, mamamaximize niyo po yung features niya. Open lang kayo ng crypto bank, i-connect lang natin via API, at funded na, activated yung robot nyo, well, you can start at ilagay nyo yung million nyo po sa HTX or Bybit. Ganun lang. Set up natin yung parameters. Tapos tuloy-tuloy na yung mag-trade. Ganun po siya. Okay? So, sa mga wala naman pong million na kapital, ano po ang solusyon natin? Excited na po ba kayo? So dito, meron lang din po tayong 20% na gas. So remember po, no, hindi po kami investment company, Maman Sir. Ang Royal Q po, tool lang siya to help us accumulate cryptocurrencies ng mabilis na nakakasabay tayo sa galaw ng market. So are we registered? Are we legal to operate? Meron po tayong business permit na issued po ng Secretary, California Secretary of State. Now, ito po yung registration natin. All right. So hindi po tayo nagsisell ng any securities po, no? Kaya may nakikita kayo doon sa pag ginugol niyo siya, may nakikita kayo na may easy ang Royal Q. Kasi sa mga previous na gumagamit ng Royal Q, mali po yung proseso na sistema. Mga taong hindi po na-educate, no? So, yun po, no, disclaimer lang, hindi po tayo investment. Maliwanag po yun. So, sa mga wala pong milyon at gustong kumita katulad nating mga ordinaryong tao lamang na gusto pong umangat at kumita ng malaki, no, eto po ang solusyon. Subscription business kay Royal Q. Ano po ang subscription na yan? Ano po ang mga subscription business? Eto po, Netflix. No? Hindi na tayo lalayo, no, yung mga Meralco, Maynilad. No, yung mga internet natin, yan po yung subscription. Ibig sabihin, binabayaran natin yan monthly para maka-access tayo ng servisyo. Kasi pag hindi tayo nagbayad, putol kuryente, walang tubig, wala tayong internet. Ganun lang po yun.
No, Globe LDT, yan po yung mga nasa subscription. Nagsusubscribe ka every month. Halimbawa po, si Netflix, no, meron po siyang 200.3. Actually, today, 260 na yata yan. Subscriber niyo Netflix. Netflix po, no? O, hindi na tayo lalayo para hindi po tayo maano, no? Si Smart, mayroong 60 million. Sabihin natin 60 million na subscriber or gumagamit ng SIM card, no, ni Smart. I-times nyo lang po, yung 60 million na yon, yung 60 million na yon, maglo-load ng peso. 1 peso per day. Idikita ka agad si Smart ng 60 million per day. Tama po ba? 60 million per day? Kasi 16 subscriber eh. Ang tanong po dyan, peso lang ba ang ilo-load mo sa SIM card mo? Mababa na po yung 30 pesos pag nag-load tayo. Hindi passive. So, ganun din po dito sa Netflix, no? 203 million at 500 po per month yan. Yung $10, 500 yan. Ta-times mo lang po ito pong kinikita niya per month. Times 12. Hindi passive siya. Hindi naman po pwedeng sabihin ni Netflix na, uy, huwag ka nang mag-subscribe. Si Netflix po, i-download mo lang para makapanood ka. Mag-subscribe ka. Kukunik mo yung ATM mo, yung account mo. Tapos hindi mo namalayan. After 30 days, nag-charge na siya. $10, $10 every month, hindi mo napapansin. Hindi mo naman pwedeng, wala namang refundable doon kay Netflix. Consumable kasi yon. So, ganun din po dito kay Royal. Ano po ang kaibahan ng subscription sa ibang traditional na negosyo? E-commerce, franchise, restaurant, fast food. Ano ang kaibahan niya? Direct selling. Ito po ang kaibahan niya sa lahat. Bakit siya unique? Ito po. No shipping cost. Kasi wala namang tangible na products na isi-ship. Wala pang mishandling dito ng delivery. Wala kang babayaran, di ba? Kasi wala nga pang tangible. Platform po, ida-download lang, digital siya. Lalagay lang sa cellphone nyo, i-install lang. Gives you lifetime passive income. Bakit po? Robot po siya. No? Unlike sa tangible products, sa mga direct selling po, na mga food supplement, beauty products, pampaganda, pampaputi, mga kape. No? Pupunta kang office, daladala mo, malalaking dalawang bag, no? Punong-puno yan. Tapos ibibenta mo house to house. Eh what if yung taong nagbenta nun, inayo ng magbenta? Eh di wala kang kita. Diba? Matuma lang benta. Eh what if ilan lang yung distributor mo? Diba? So kailangan mong mag-grind na mag-grind, magbenta na magbenta. Dito po, si robot na po, naglagay ka ng capital, tuloy-tuloy po yan. And ang may-ari po ng account dito, na demotivate, si Royal Q, yung robot, hindi po. Tuloy-tuloy yung kita. Kaya minsan, yung ibang na-demotivate dito, bumabalik siya, oy coach, nagpa-profit ako. Wala na, naganahan na. O, di ba? Tuloy-tuloy, passive income. Hindi siya nag-i-stop. Unlike sa ibang business po na naapektuhan, lalo na ayaw naman natin magkaroon ng another pandemic po, no? Pero, maging ready po tayo. Yan. Stable, unlike selling tangible products. Sa yung sinasabi ko, na hindi araw-araw may kita sa mga traditional business. Na hindi tuloy-tuloy na 50K yung kita mo per day kung fast food yan. Kung may canteen ka. No? Hindi, depende po yan. Dito, tuloy-tuloy po kasi based on sa market yan eh. Siset lang natin yung parameters mo. Worldwide market. Lahat ng may cellphone, lahat ng may internet, lahat po market yan. Dito, sa traditional business naman, syempre kung food supplement yan, hindi naman mga bata ang bebentahan mo. Syempre yung may kailangan lang ng food supplement. Yung may mga nararamdaman na sa mga kasukasukan nila. Yung mahilig lang magkape. Yung mga gustong magpaputi, alam nga naman, bebentahan mo yung puti na. Diba? Syempre yung mga morena, bebentahan mo, diba? So dito, worldwide, wala kang, regardless of background, janitor ka man, security guard ka man, nakapagtapos ka man, pag-aral, wala po. As long as may smartphone yan, i-educate lang natin. No boundaries. Crypto po, regulated na all over the world. Hindi affected ng lockdown. Minimal yung nagagastos natin dito. Subscription lang. Bayad lang sa subscription. Kasi wala naman tayong nirerentahan eh. Yung na-install nyo ba yung robot nyo? Nagbabayad kayo? Sa ano? Sa mismong storage? Wala, di ba? Kasi may mismo yung cellphone, may storage na. Salaries. Wala naman tayong empleyado dito. Kaya nga ito po yung business na entrepreneur.
Kaya iba po ang investor sa entrepreneur, negosyante sa investor. Ito, literal na negosyo. Ikaw yung tatrabaho mo. Ganon siya kaganda. Yan. So, subscription po ni Royal Q. Ang tawag po namin dyan, affiliate, no? So, sa pag-affiliate po, merong rewards. No, ano po yung rewards na yon? Meron po kaming tinatawag dito na V1 to V6 or VIP 1, VIP 2 hanggang VIP 6. Ano po iyon? Ito po yung mga rank namin kung saan nadidetermine kung ilang subscriber meron ka. Pag marami yung subscriber mo, mas malaki yung rewards mo. Laliman po natin, no? Halimbawa, ito po, no? V1, 30 USDT, V2, 40 USDT, so on and so forth. Napapansin niyo po, pag nasa higher rank kayo, malaki na yung value ng rewards. Okay, ito. Halimbawa po, si PLDT. Yan. Marami, si PLDT po ba, siya yung mismong nagbenta ng wifi, pumunta sa bahay niyo, yung may-ari ng PLDT. Hindi naman, di ba? Ang nagbenta, marami siyang ahente. Yan. Yan yung mga affiliate, ahente. Kondo, mga real estate, maraming sales agent nagbibenta ng kondo. Kasi hindi yung mismong may-ari sa SM, mabenta niya yung buong condominium, yung buong unit. Ang ginawa niya, nag-create siya ng maraming ahente, affiliate ang tawag. So, ganun din po dito, mag-create tayo ng maraming subscriber na mag-o-offer, magpo-promote kay Royal. So, nilalagyan lang natin ng ranking para syempre, may goal. No? Sabi nga nila, yung goal na walang deadline, wala yan. Drawing lang yan. So, kailangan lagyan natin ng deadline. Kumbaga, may future tayo na hanggang saan lang tayo. Diba? Kasi ang nire-reach natin dito, time financial freedom. Alright, eto na po. Excited na po ba kayo? Once po, nagustuhan nyo, si Royal, kinag-decide kayo, after nitong Zoom, kinuha nyo yung link dun sa taong nagdala sa inyo dito sa Zoom, nag-activate kayo, nag-subscribe. Matik po, kayo po ay VIP 1. Subscriber na. Once activated, VIP 1. Ano po ang benefits pag VIP 1? Pag sinare nyo po yung link nyo sa kaibigan nyo, kaibigan A, kaibigan B, kaibigan C, for sure marami kayong kaibigan. Lahat yan pag nagustuhan si Royal, kung dinaral nyo sa webinar, nagustuhan, mag-activate yan, 30 USDT po. 30 USDT po. 1.6 po yan in peso. At every time na lahat ng kaibigan mo na yan, tatlong kaibigan mo, naglabas po ng capital yan, meron ka pong gas fee dyan, 20%. Yun ang benefits pag B1 ka. Paano naman po, Miss Patty, pag naging V2, paano ma-promote sa V2? Eto po, no? Yung tatlong mong kaibigan kanina, no? Kung nag-multiply yan, umabot po yan ng 17 katao. 17 plus 3, 20 na ang total. 20 V1, no? 20 ka subscriber. Ang benefits po dyan, 40 USDT na po ang indirect mo, hindi na 30. Nasa 2-1 po yan in peso. So, sa palitan ng dollar, kasi ito 52 eh. So, ang palitan ng dollar ngayon, 56, 57. So, nasa mga 2-1 something na yan. Yun po ang benefits pag B2 ka. Yan, no? So, at sa lahat po ng hindi mo kakilala na V1, dahil ito lang naman yung kakilala mo, kaibigan mo ito, at yung mga kaibigan mo na yan, may mga common friends, kahit hindi mo kilala, inassist mo lang na mag-activate, meron ka pong 10 USDT bawat dyan. So, in short, pwede ka pong kumita ng 50 USDT per day dito. Kung may kaibigan ka, dinirect mo under sa'yo, galing sa link mo. Tapos yung kaibigan ng kaibigan mo, nag-activate din ngayong araw, di may 10 USDT ka doon, di 50 USDT ka. Saan ka makahanap ng ganung negosyo na may rewards ka na literal na nag-explain ka lang? No? Tapos, meron ka pang 30% of the gas fee po dyan sa lahat ng community mo under sa'yo na mga subscriber. No? So, ganun po siya. Paano naman po pag V3? Yung tatlong kaibigan mo kanina na may 20 na katao, V2 na na-promote. Mag-direct ka lang ng dalawa at ang direct dito is, ano na po, 50 USDT na. At umabot po ng 95 yung community ng subscriber mo. Total of 100 po yan. Limang direct plus 95. Ang benefits po na makukuha nyo, eto po siya. Hindi na po 30, 40 USDT. 50! 50 po! USDT, 25.
no? Plus 40% of the gas fee. Yan, sa lahat ng mga naglabas ng trading capital nila dito. At lahat yan, meron pong 20 USDT. So sa Pilipinas po, meron na po tayong dalawang V3 po dito, si Coach Richard, Coach RGC po, and Coach Sherwin Chua, ang ating mentor dito sa Royalty Philippines. Yan. Lahat po dyan, eto lang naman yung kakilala mo, yung tatlong kaibigan mo, tapos yung mga kaibigan mo, may kaibigan pa. Shinare mo lang, dinala mo sa webinar. Tapos umabot, dumami yung subscriber mo. No, katulad ni PLDT, dumami yung ahente na nag-offer ng wifi nila. At lahat ng mga nag-offer. Lahat ng effort, ng time ng pag-promote mo, may rewards yan. No? Commission, no? So, ganun po dito. Eto po yun. USDT. So, saan ka po hahanap ng ganung negosyo? No? Na may ganun, ina-dedicate ka. More than 50-60 USDT per day. Depende sa effort mo. No, kung marami kang kakilala, di advantage, ikita ka ng malaki. Mabilis kang mag-rank up. Nag-OT ka nga eh. No? Sa pagtatrabaho mo eh. Pinagsikapan mo, ma-promote ka para lumaki yung sahod mo. Diba? Pero yung minimum mo, ganun lang din, minimum lang din siya. No? So, ganun po siya, no? Mabilis ko na lang pong papaliwanag, no? Sa mga counselor na yung B4, B5, B6, goal muna natin maging V1 kung hindi ka pa V1. Kung V1 ka po ngayon, goal mo maging V2. Doon mo maramdaman yung kita or yung rewards. How much more po pag may trading ka at nag-affiliate ka? Alright? So ito po ang halimbawa ng mga taong nag-affiliate. Hindi po lahat sa atin capable na maglabas ng trading capital po, no? Kaya ang ginawa natin, nag-subscribe muna. Ang nag-subscribe ka, meron kang 30 USDT. At in-offer mo siya sa kaibigan mo, meron ka pong gas fee, gas fee, gas fee. At ito po, noong April 21, may tatlo siyang kaibigan na nag-subscribe, automatic po yun, magre-reflect po yun sa account mo sa royalty. 90 USDT ka agad yun, maman sir. Isang araw lang. I-withdraw nyo. No? Mawi-withdraw ka agad yan, ililipat ka agad natin yan sa crypto bank. Doon natin i-convert as fiat. Diretso yan sa GCash nyo. Kung naman po yung nakalagay na payment method. So on and so forth. The more na dumadami yung subscriber mo, ganun po ka-passive yung rewards na makukuha. Ganun lang siya, numbers game. Too good to be true po, hindi po, numbers game lang. Calculate nyo lang kung ilang subscriber meron ka. Times mo lang sa rewards na makukuha mo. Ganun lang yun. No? So, eto po, pag V1 ka, eto yung, dito hindi tayo nagpa-promise ng guaranteed returns, no? Pero meron tayong potential na income. Para lang magkaroon tayo ng goal. So, pag V1 ka, wala ka pa, syempre. Gas fee lang meron ka. Pero pag V2 ka na po, kasi meron ka ng tao dyan, 20 USDT ka. No? V3, 50 USDT. Hindi lang po 52. Oh. Coach Richard, oh. Hindi lang nag-50 yan. Kasi nagde-direct pa yan. Tapos yung mga tao niya, kami, yan, mga subscriber niya, may na-activate kami per day. Kita siya. Ganun po. No? So on and so forth yan. Mabilis na lang po yan pag dumami yung subscriber. Sa negosyo pong ito, no, mag-educate lang po kayo. Kasi ang rewards, guaranteed naman na yan. Magre-reflect na po yan dun sa mga wallet po ninyo. Ang tanong doon, makakahanap ka ba ng subscriber? Sa panahon po ngayon, yes po. Marami na pong gustong pumasok sa crypto. At gustong mag-affiliate. Okay? So yung tao na yon, nagsimula po siya, in-offer niya po sa 28 katao. At sa 28 na yon, 18 lang ang nag-activate. Siguro yung 10, nag-iipon po yan. No? Yung 20 na yon, yung 18 na yan, nag-multiply po. Dumami yung subscriber niya. Eto po, more than 16,000. At yung profit niya, 69. Affiliate pa lang po, rewards yan. 16,000 subscriber. Subscriber po yan, ha. Tapos ano na yung rank na ito? Ano yung mayari na ito? Ganun po yung nakukuha niyong rewards. So, ito po hanggang sa yung tao na yon naging V6 na siya. Ito po, no? Kikita ka po dito, no? Ayan, nakikita niyo po yan. 11,000, hindi po po bababa sa 10,000 yung isdito. Pagkano po yan sa peso?
So, matotal niyo po, sabi natin 50 na lang palitan ng dollars para mabilis yung computation. 3.8, 38.96 million po. No, ang kinikita dito sa subscription na to. So, kung ito po, kaya na pong ma-secure yung future ng pamilya mo, kung may anak kang nag-aaral, kaya na ba ni sa 38 na yan, nababudget mo na ba yung tuition fee na ma-secure yung future niya, makagraduate na, magkaroon siya ng trabaho, savings niyo sa pamilya, retirement niyo, bahay, lupa, sasakyan, yung security sa pamilya, or ikaw sa sarili mo kung wala ka pang pamilya. No, kung enough na yan, well, royalty is the best business for you. Kasi may nakagawa po eh. Magagawa mo rin. Yan, ganun po siya. So sa lahat po ng V6 po, no, meron pong tinatawag na profit sharing, global. Kaya dito, itong V6 na to, November 1, araw ng patay sa atin, kumita siya ng, managreflect sa kanya na 65,475 USD. Magkano po yan? Million po yan. No? Cumulative nga lang, ito po ang kinikita niya. So, ganun po. So, ilan pa lang ang V6? 22 pa lang. All over the world. So, wala ka na pong V6 na nagtuturo dito. Kasi nakakamit na nila yung financial freedom. No? Kasi may mga tao na siya, na, yun naman din ang mag-mentor na na-duplicate. Ganun din po dito. Hindi pwedeng V6 ka na wala kang na-duplicate. Meron at meron kang na-duplicate dyan. Kasi nga, para maging V1 ka, kailangan mo, para maging V2 ka, kailangan mo ng 20 ka V1. At i-duplicate mo yan. So sabi nga po nila dito, na may-ari ng account na yon, today's the great day, I just make my first 1 million. Possible pala. Possible. Nagawa niya po eh, magagawa rin. Yan. Literal po na 360 yung mangyari sa buhay niya. Mangyari, mangyayari po sa atin. Kung hindi mo ito makikita, pag ginawa mo yung royal game, hindi mararamdaman, hindi mo mangyayari. Drawing lang, no? Hanggang tingin ka na lang. So lahat po ng negosyo na meron tayo, ginagawan po ng action. Wala pong negosyo na yumayaman, no? Na hindi pinopromote. Business is always conversation, ma'am and sir. Chika-chika lang kwentuhan. Pag hindi ka nagkwento, puro sekreto, wala pong negosyo, puro sekreto lang, no? Na yumayaman, na sekreto lang, wala po. Kailangan po nating i-promote, lalo na po itong subscription. Alright? So, how to start? All you have to do is subscribe to the robot. Kasi pag hindi ka po nag-subscribe, wala ka pong referral link. Kung wala ka pong capital, you cannot start the subscription business at maging V1, V2. No, V3. So, how to start? Subscribe. Kung gusto mong malaman na nag-work ba talaga yung robot, ito po. Ito po siya. Ito po. Initial suggested capital, 100. Lagay ng gas fee ng 20. May transfer fee lang ng $1. Total of 241. Ganun lang po siya. No? Kung wala po ito, huwag yun na ipilit. Ang gagawin niyo po, mag-subscribe lang kayo. Dito po kami nag-start. Nung nag-start kami, bear market po. At medyo kakabalik lang ng ano, no, kaka-open lang ng mga companies. No? Katulad ko, kakabalik ko lang ng work ganun ng time na to. Wala akong pang-capital. So, ang ginawa ko po, nag-subscribe ako, pinaghirapan ko yung 120 na yan. 7K yan sa peso. Ang ginawa ko po, dahil activated yung account ko, shinare ko yung link ko sa kaibigan ko. No, ang una ko pong shinaran, kuya ko. Siyang kauna-una akong subscriber. Na nag-activate siya, nagkaroon ako ng 30 USDT. So on and so forth sa mga kaibigan ko, classmate ko, kakilala ko. Nabawi ko na po yung 120 na yan, wala pang 1 year. So, 120 USDT kaagad na. Yung 120 na yon, pang-capital ko na. Ganun lang po, strategy lang. Kasi gusto ko na kumita po, no? No? Kasi may pangarap din ako sa buhay. Ayan, so, nagustuhan po ba ninyo, ma'am and sir? Kung nagustuhan niyo po, type po kayo number 6. Ayan. Number 6 po, kung nagustuhan niyo po yung kagandahan, hindi po komplikado ang ating negosyo. All you have to do is share the link. Dalhin po sa webinar. Pag nagustuhan, go! Activate po natin. Ganun lang. Hindi po siya katulad na ibang business na kailangan mo mag-house to house. No? Na ibenta yung products, i-deliver pa, hindi na. Wala nang ganun. Online na po ngayon, i-leverage na po natin, messenger lang. Diba? OFW nga natin, no? Ang dami nating OFW. Malayo sila pero nag-take ng risk. Kasi nakita po nila yung potential. Tatrabahuin nga po natin.
O, hindi po pwedeng matutulog lang tayo dito. Unless yun nga po may capital tayong million na literal passive yung income. E kadala ka, halos po sa atin wala. Kaya gawin natin subscription. Ang kagandahan po dito sa community natin, we are Team Eternals dito sa Philippines. Si Royal Q all over the world, maraming team. Pero sa Pilipinas, tayo po ang nanguna dito. We are the largest and fastest growing community po ng robotic trader and affiliate na mga nagsusubscription. So, ang kagandahan, hindi mo gagawin ng business na mag-isa. Kasi po tayo, Ma'am Lancer, iba-iba ang background natin. May iba po na open sa business. May iba na walang alam sa crypto, kala i-educate. So, kagandahan dito, may team tayo, may community. Tuturuan ka, no? So, ito po yun. Free trainings. Sa iba po, may bayad ang trainings. Kailangan mong bumayad ng course ng crypto. Kailangan mong mag-subscribe. Subscribe din yan eh. Subscription din eh. Babayaran ng mentor. Dito po, free na sa atin. Oh. Kasi ang goal nga natin dito, mag-educate. Yan. May orientation tayo. Affiliate trading orientation. Ay yung mga do's and don'ts. Konsepto ng Royal Q. Kasi sabi ko nga, hindi lahat open sa negosyo. Kailangan mo lang maintindihan yung pinaka-konsepto. Kung hindi mo maintindihan yung konsepto, hindi mo mapopromote yung negosyo. Kahit simpleng kwentuhan sa kaibigan mo, kape-kape kayo, hindi, kasi hindi mo alam yung konsepto. Kaya kailangan attend ka ng training para maintindihan mo yung konsepto. Ganun lang yun. No? Eto po, how to build community of traders. Kung traders lang, pwede po. No, hanapin natin mga trader na subscriber. Pwede po. Kikita ka rin dyan eh. How to achieve higher kung gusto mo maging V6, yan. May kumpleto po tayo na sistema para dyan. How to big true subscription na hindi lang dun sa average na kinikita ng isang V1 na 30 USDT, pwede ka po kumita ng above dyan. Sundin mo lang yung sistema na meron sa community. Yun. Yun ang kaganda. Hindi mo gagawin yung negosyo mag-isa. Magkarelasyon po tayong lahat dito. Yan. Yun lang po, no? So, eto po. Ang community natin. Let me introduce to you the community, no? Neto po, nagkaroon tayo ng kaunahan ng international training, Road to V6. Ibig sabihin, at ang training na kinakandak dyan, paano maging V6? Siyempre, hindi ko muna si-share dyan yung secret ingredient. Saka na pag naging subscriber ka. Ayan. Kasi hindi naman kayo makakarit pag hindi kayo subscriber. Eh. Kung i-share namin yung secret ingredient. So, ayan po ako, no? Kung nakikita nyo, sa Zoom, medyo matangkad ako, pero dito, hindi. Hindi po talaga ako matangkad. Yan. 6 feet po ako below the ground. Joke lang daw. So, ito po yung mga coaches natin, mga nagagawa po natin mga mentor. At ito po international. Sa Malaysia po yan. Yan. Masarap sa pakiramdam. Iba sa feeling na nakakatabi mo yung mga nasa rank na. Iba po ang mga wisdom na nakukuha natin sa kanila. Yan. Ito po. Yung Road to V6 ng international, dinoplicate natin. Dahil marami tayo sa Pilipinas, hindi naman lahat makakapunta sa ibang bansa, dinala natin, inimbitahan natin yung ating mentor sa Malaysia. Yeah, nagkaroon po ng ganito. Tinuruan tayo. Nakatanggap kami dito ng Bitcoin. Commemorative Bitcoin. Galing sa ating mentor. Si Coach Rupert Paracasa. V5 po yan. Alright? So ayan, nagkaroon ng photo ops. Siyempre, dumadami na po. More than 50 po. No? Nasa mga 55 po ang matindito. Yan, nakasabayan natin kumain. Ito po yung asawa niya, si Ma'am Kavita. Ang mga team unity, yan, nakapagpa-picture sila. No, ganun po yung wisdom na nakukuha natin sa kanila. Na kung hindi man natin, hindi tayo nagkaroon ng chance na ma-interview or makasama si Mark Zuckerberg, sila Jeff Bezos, si Elon Musk. Ito po, mga ordinaryong tao. Yan, ko Sherry, Sir Rupert. Yan yung mga coaches natin dito. Kasi iba-iba po ang mga experience nila. Paano sila nag-ramp up. Doon tayo matututo. Sundan lang natin, no? So, how to start po? Simple lang. Kunin nyo yung link. Create kayo ng account. Free lang naman yung registration. Yung nilagay nyo pong email and password doon. Pag na-download nyo yung Royal Q, yun din pong ilalagin. So, before mag-register, screenshot. No? Screenshot yung email and password para hindi makalimutan. Kasi sa mundo po ng crypto, very risky. Very technical po tayo. Kailangan po, ano po, may screenshot natin yung mga password na yan. Kasi secured po dito ang mga verification natin, authentication. Hindi po basta-basta na-hack yung mga account natin. Kaya pag ikaw mismo nakalimutan yung password, ay wala na. Thank you talaga yon.
No? So, kailangan alam po natin yung password natin. Okay? Register po. And pag ready po yung 120 or 7K, ilagay natin sa Royal Q. Click, activate. Congrats and welcome to the future. Part ka na po ng community. Ganun lang. And of course, after that, start na po kayong mag-attend ng mga trainings. Qualified na po kayong malaman lahat ng gusto nyong malaman. Alright po, so bago ako magtapos, always remember po, your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you who will adjust to achieve your dreams. Very self-explanatory na po yan. No? Ito naman po ang mga pangarap natin. Karoon ng house and lot, may maipundar tayo, mga sasakyan, savings, na pagdating ng panahon, meron tayong makukuha, no? Travel, business, ito naman ang gusto natin. Pero paano natin ito makamit? Hanap tayo ng ways para makuha natin. Hanap tayo ng ibang source of income, which is royalty. Yun. So, nothing is more expensive than a missed opportunity, sabi ni Mark, nung sinimula niya yung Facebook. Nasa dorm lang siya ng Harvard, eh. Invite niyang kaibigan niya. Lima ang dumating, dalawa lang. Si Dustin at si Eduardo. At sila yung nakasama niya na naging bilyonaryo din. Top 10 nga po si Meta by Asset. Di ba? Market cap. So, ganun lang din po. Sinimulan nila. No? Tayo din, magsisimula po tayo. Magkakasama po tayo. Okay? So, all you have to do po, maging open po kayo sa oportunidad. Ako po, may trabaho po ako. Pero, full-time po ang ginagawa ko kay Royal. Kasi alam kong may hangganan po kung yung ginagawa ko ngayon na pagsusubscription. So, pag naging V6 sa yan, achieve na natin yung time and financial. Hanggang dun lang. Eh, what if po? May nag V5 po in 2 years lang eh. Kaya po natin yan. Focus lang po tayo. No? So, maging open kayo sa possibilities at malayo po ang mararating natin. Alright? So, yan po ang ating negosyo po na naway marami kayong natutunan sa side ng crypto, sa side ng subscription, sa negosyo, sa kabuuan. Marami po sana kayong natutunan at naging open po kayo. So, should there be any questions?